Sa maliit na bayan ng Datu Hofer sa probinsya ng Maguindanao, isang kakaibang tanawin. Daang-daang mga tao, nakasilong sa ilalim ng mga makulay na tolda, saksi sa isang peace covenant sa pagitan ng mga kandidatong maglalaban sa May 2013 elections. Ang magkaribal kasi sa pagka-alkalde, si Johaira Ampatuan, asawa ni dating Armed Governor Zaldi Ampatuan, na ngayon nakakulong dahil sa Maguindanao Massacre, at si Yamashita Mangakop, isa ring malayong kamag-anak ng mga Ampatuan. Pali, ang Ampatuan po, actually, ang Ampatuan is a bigger family. Napakalaking angkan po yung Ampatuan. Noong 2010, madami po kaming, parang siyam kami na alkalde, na incumbent kami lahat-lahat. In fact, noong 2010, wala akong kalaban. Ngayon lang ako nagkaroon ng kalaban. Lahat itong pamilya ng Ampatuan at saka pamilya ko, mga kamag-anak din. Agad na ba? Oo. Oh, pati itong mga wala rato. Third degree kami na yung mga wala rato. Third degree? Yung Ampatuan? Ganon din, third degree. Third degree? Oo. Kaso mga interrelated kayo? Oo. Oh, kaso lang, alam mo, dito sa atin, sa bayan, probinsya po ng Maguindanao. Hindi man pwede maglaban dito ang hindi mo kadugo. Ang mga tumatakbong bisi alkalde, mga Ampatuan din. Si Nora Ayla, anak ni Johaira Ampatuan, at si Murphy Ampatuan, miyembro rin ng angkan. Sa kalapit na bayan ng Sheriff Aguac, wala pang isang kilometro ang layo, mga Ampatuan rin ang maglalaban. Si Zahara Ampatuan, asawa ni Anwar Ampatuan, na nakakulong rin, at si Sharif Ampatuan, half-brother ni Andal Ampatuan Senior. Actually, yung Ampatuan pinakamaraming pamilya dito sa Mindanao. Napakarami ang pamilya ng Ampatuan. Hindi ko na siya pinagmamalaki, napakarami po ang pamilya ng Ampatuan. Yung noong panahon ni Datu Andal Ampatuan sa kanyang, at sa kanyang mga anak, na kung hindi ako nagkakamali, 10 ang municipality ng puro kanyang anak at sa kanyang mga manugang. Sa tanawing ito sa Datu Hofer, naghalo ang kakaiba at ang pangkaraniwan. Kakaiba dahil sa pangkaraniwang araw, walang katao-tao rito sa munisipyo ng Hofer. Sabi nga ng Budget Department, ito ang munisipyong hindi dapat. Ang populasyon sa pinakahuling 2010 census nasa 16,000 lang, malayo sa minimum na 25,000 na populasyon na kailangan para mabigyan ito ng internal revenue allotment. Gayun din walang matatawag na poblasyon, walang kalsada, walang negosyo. Meron lang mangilang-ilang mga bahay sa kalapit bundok at burol. Pero pangkaraniwan naman ang tanawin ng mga miyembro ng mga political clan na nangunguna sa pagtakbo at pagkapanalo sa eleksyon. Dito sa Datu Hofer at gayon na rin sa marami sa 36 na bayan ng Maguindanao, namamayagpag muli ang mga political clan, ang mga miyembro ng mga sinaunang pamilya na dati na nagahari sa Maguindanao. Minsan na silang tinawag ng Maguindanao Royalty, mga dato at sultan na bahagi ng makulay na kasaysayan ng Maguindanao. Pero sa nakaraang siglo, ang mga dato ay naging politiko, mga congressman, gobernador at mayor. Sila-sila na lang ang naglalaban. Sa mga nagdaang dekada, nabakuro na ng mga pamilya ang mga posisyon, papalit-palit lang sila ng pangalan. Kasi area nila yan eh. Pupunta ka ng Sultan Kudarat, makikita mo rin. Mastura versus Mastura, etc. Punta ka doon sa Mangudadato, position, etc. Punta ka doon sa Muntawal, Pagalungan, Matalam, etc. Kasi area nila yan eh, Matalam, Pindaton, noted na yung Pagagawan at saka Pagalungan, sa kanila yan. Ang official list of candidates ng Commission on Elections para sa 2013, parang talaan lang na mga kilalang pamilya ng Maguindanao. 80 ang patuan ang tumatakbo para sa iba't ibang posisyon, mula board member hanggang konsehal. Matatandaan ang pamilya Ampatuan na naghari sa Maguindanao nung kasagsagan ng rehimen ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Senior. Malino na hanggang ngayon, pinakamalakas pa rin ang hatak ng pamilya. Pumapangalawa ang pamilya Midtimbang na may 26 na kandidato, pangatlo ang mga Sangki na may 25. Ang mga Sangki at Midtimbang, kamag-anak ng mga Ampatuan dahil sa pag-aasawa. Katunayan, si Johaira Ampatuan ay galing sa pamilya Midtimbang. Pang-apat sa bilang ang mga sinsuat na may 22 kandidato at hindi nalalayo ang mga Mangudadato, ang primerong karibal ngayon ng mga Ampatuan. Bagamat ang kapangyarihan ng pamilya ay nakasentro sa probinsya ng katabing Sultan Kudarat, 18 Mangudadato pa rin ang tatakbo sa probinsya ng Maguindanao. Narin din ang mga Matalam, mga Pendaton at Dilanggalen, kapwa mga pamilya ng mga Datu at Prinsipe ng Maguindanao.
Mahigit 200 kandidato mula sa mga kilalang pamilya. Mga Ampatuan, Mintimbang, Sangki, Sinsuat, Mangundadatu, Dilanggalen, Mastura at Sema ang maglalaban para sa 369 na posisyon sa Maguindanao, mula congressman hanggang konsehal. Isa sa bawat tatlong kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde galing sa political clans. Sa pagka-gobernador, 2 kilalang pamilya ang naglalaban, ang Mangundadatu at ang Mastura. Ganun din ang vice-gobernador, Sinsuat at Mintimbang naman. Ang labanan ay hindi lamang magaganap sa pagitan ng mga political clans, pero kahit sa loob mismo ng mga pamilya. Sa Datu Hofer at Sheriff Agwak, mga Ampatuan na naglalaban-laban para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa bayan ng Ampatuan, 8 Sangki at 3 Ampatuan na maglalaban-laban mula alkalde hanggang konsehal. Sa Datu Abdullah Sangki naman, 6 na Sangki ang tumatakbo para sa konseho, 3 para sa alkalde o vice. Sa Buluan, 8 ang Mangundadatu na tumatakbo. Katunayan, parehong kandidato sa pagka-alkalde, Mangundadatu ang apelido. Sa ibang bayan naman, halos hindi na kailangan ng eleksyon dahil napili na ng mga pamilya kung sino lang ang tatakbo at mananalo. Sa Datu Anggal Mintimbang, walang kalaban si Nathaniel Mintimbang at Ibrahim Mintimbang sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Gayun din sa Talayan, kung saan walang kalaban si Tungkang Anggal Mintimbang at Sukarno Mintimbang. Sa Datu Odin Sinsuat, wala rin kalaban si Obra Sinsuat at Sajid Sinsuat. At sa Datu Paglas, walang kakompetensya si Muhammad Pendaton Paglas at si Muhammad Yusuf Powers Paglas. Hindi rin naman bawal ang pagtakbo ng mga pamilyang ito. Bagamat sinasabi ng 1987 Constitution na dapat pigilan ang paglago ng political dynasties, wala namang batas na magpapatupad nito. Alam mo, hindi ko rin balam kung bakit may nag-i-interest dito na kumakandidato. Nang ano lang dito is, ano, yung kailangan ni, halimbawa, kung ano yung problema ng tao dito sa Datu Hofer, kailangan mahanapan mo ng solusyon. Hindi pwede na, oh, bahala kayo dyan kasi wala kaming ira, anong ibibigay ko? Yung si Datu Andal, pinsan ng tatay ko. Pinsan, first cousin ko, second cousin mo? Hindi, first cousin, pinsan buo eh ka. Pinsan buo? So lahat ng project ng gobyerno, so i-implementa natin. Yan ang, tulad ang sinabi ni Pinoy na ganito, kayo ang boss ko. Ikumpara po doon sa ibang mga angkan ng Maguindanao na tumatakbo, parang sila po yung pinakamarami o isa sa mga pinakamaraming kandidato. Ibig sabihin lang po, nagpapahiwatig po na hindi naman po lahat ng Ampatuan is masama. Hindi po ba? Nagpapahiwatig lang na ang Ampatuan, andyan pa rin yung Ampatuan, tumatayo pa rin ang Ampatuan, matatag, at saka hindi naman po lahat masama. Kaya andirito pa rin po kami. Ang sistema ng aking kapatid na dynasty ang ganyan hanggang sa apo-apo niya ang yun ang gusto niya na maging leader diyan sa Salpagwa. Ang mga pamilyang ito ay matagal ng bahagi ng kultura at kasaysayan ng Maguindanao. Hindi pa man nabubuo ang Pilipinas, ang mga sultan at datu na ang nagahari sa Sulu at Maguindanao. Ang mga datu, sinasabing kadugo ni Prophet Muhammad na kanila raw ni Nuno. Ito pa rin ang pinanghahawakan ng maraming pamilya, ang otoridad na dala ng relihiyon at kasaysayan. Ang clans kasi in Luzon and Visayas, nag-emerge lang yan after maging Filipino na ang Luzon at Visayas. With the Spanish? Yes, with the Spanish. Whereas in Mindanao, even before the coming of the Spaniard, meron ng mga clans dito. Itong Dilanggalen, Tiang clan, pati itong Sultan Kudarat, clan man yan. If you look at Maguindanao, many of the influential clan traces their origin from the leadership of Sultan of Sheriff Kabunsuan. So you have yung famous in the 16th century, si Sultan Kudarat is a direct descendant of Sheriff Kabunsuan. You have the Masturas, also important clans for today, traces their origin from that bloodline. The Mangudadatos also, to a certain extent, the Sinsuats. So practically lahat nung ano na yon, nag-claim sa bloodline na yon. Maaring nakakapagtaka kung bakit pinag-aagawan ng mga pamilya ang isa sa mga pinakamahirap na lalawigan ng Pilipinas. Sa matagal na panahon, ang kapangyarihan ng mga datu ay nasa dami ng mga tagasunod nito.
Ito na marahil ang tunay na kayamanan na dala pa rin hanggang ngayon ng mga nagaharing pamilya. Yaman na nakakaakit naman sa mga politiko, sa rehiyon at maging sa Maynila. The dato cannot be a dato without a following. That's one thing. You cannot claim to be a dato without people following you. That's very clear. If you're just saying you're a dato, you're just dato by blood, you're just dato by lineage, but if you have no following, then you're a very minor dato, you're a footnote dato. But if you're a real dato, then you have a following, you have numbers, you have people. In the history of Maguindanao, it's always those who can gather the most people under his leadership and where he has following are the most important ones. Todo ang suporta ni Andalang Patuan Senior kay dating Pangulong Gloria Arroyo. 12-0 ang Senate slate ni Arroyo sa Maguindanao. Noong presidential elections, literal na zero ang popular na si Fernando Poe Jr. sa dalawang bayan ng Maguindanao. Pero kung susuriing mabuti, nakakaduda naman ang mga statistiko ng probinsya. Noong 2010 elections, ang Sharif Aguac Rao ay may 33,684 registered voters, bagamat ang populasyon nito ay nasa 34,376 lamang. Sa makatwid sa buong bayan, 600 lamang ang mga taong wala pa sa gulang bumoto. At pag bumoto naman ang Maguindanao, parang wala ng bukas. 97.9% raw ang voter turnout sa lalawigan, isa sa mga pinakamataas sa bansa. Mas nakakahilo ang bayan ng Dato Unsay. Mas marami pa ang registered voters noong 2010 kaysa sa populasyon. Sa dahilang ito, nagsagawa ang COMELEC ng bagong voter registration sa lalawigan nitong nakaraang taon. Sa kalahating milyong nag-register sa Maguindanao, mahigit 100,000 ang nilimas ng COMELEC. Isa sa about 5 registered voter, kung hindi underage, multiple registrant. Gayunpaman, patuloy ang paniligaw ng mga partido nasyonal sa mga nagaharing pamilya sa Maguindanao. Sa 80 miyembro ng Ampatuan na tatakbo sa halalan, 34 ang dala ng oposisyon sa ilalim ng PDP Laban at ng Partido ng Masang Pilipino. 8 naman ang dala-dala ng Partido Liberal ni Pangulong Benigno Aquino III. They would be a force to reckon with in the 2013 elections. You mean 2013? Yes, yeah, so you would see, for instance, alliances being formed with their group and some other politicians. Baka hindi sila mag-venture into directly participating in the provincial elections or in the regional elections, but they would still be courted by politicians in the province and even by national candidates because nakaka-deliver pa sila ng boto. Ang depensa ng oposisyon, wala silang ini-endorso na suspect sa Maguindanao massacre, bagamat kasama sa listahan nila ang mga asawa ng mga principal suspect. Ang bawi naman ng Liberal Party ni Pangulong Aquino, ang mga Ampatuan nila ay mga makabago mag-isip at hindi tulad ni dating gobernador Andal Ampatuan Senior. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng Ampatuan ay masama. Bilang lang yung may kumbaga sumunod kay Andal tulad nung mga anak niyang hindi halos maatim-atim yung kanilang mga gawain. Pero may mga Ampatuans din na napakabait. Kaya nga sabi ko sa kanila, i-maintain nyo lang yung ugali at ipakita niyo sa bayan, sa komunidad na iba kayo. Iba kayong pamilya. Huwag kaming isali doon sa mga ano nila, mga paningin nila sa mga Ampatuan. Dahil kami siguro yung mga taong matitino, mga Ampatuan na matitino, dahil tinanggap kami ni Toto Mangunda Dato na siyang nagkaroon ng kalupitan. Kumbaga, doon sa nangyari sa Maguindanao Massacre. Pero sa panayam naman ng PCIJ, lumilitaw ng mga dati rin silang kaalyado ni Andal Senior. Tutuusin nga, malaking tiwala ni Governor ni Dato Andal sa akin. Nilagay pa nga ako na naging OIC Governor noon nung nag-out of country siya, nung pag-hats niya. So minsan nga, nilagay akong OIC Governor. Kaya kilala niya ako, kilala ko rin siya. Siguro nakikita na na mayroon akong kabaitan. Katunayan, magaling raw na pinuno si Andal Senior at nasira lang daw dahil sa kanyang mga anak. Sa tingin ko lang sa kanya, na maganda rin siyang leader, pero ang hindi karapat-dapat doon yung kanyang mga anak na talagang hindi. Doon talaga siya nasira. Sa mga anak niya. Lumabas rin ang ilan sa mga tunay na dahilan kung bakit naglalaban-laban ang mga Ampatuan sa Sharif Aguac. At muli, dugo ang pinag-uusapan. Si Zahara Ampatuan ay hindi raw tunay na Ampatuan, kundi isa lamang manugang. Naisipan ko yung tumatakbo ko ng mayor ng Sharif Aguac dahil po na ang tingin ko sa bayan namin, sa lugar namin,
na wala na si Datuandal, wala na yung mga kanyang mga anak, na hindi namin matanggap na iba yung humahawak sa lugar namin ng Saripagwag. Maliba lang sa pamilya namin din. Ang ibig sabihin, iba si Zahra? Iba si Zahra, kamanugang lang sa amin yan. Pero hindi ho ba si Zahra ano lang ang Ampatuan? Dahil asawa niya si Anwar? Oh, asawa niya si Datuan, manugan sa kanini Datuan na senior, na hindi naman namin matanggap na si Bezhara naman ang maging mayroon. Ganun rin naman sa kaso ni Johaira Ampatuan na pambato ng PDP laban sa Datu Hofer. Tila hindi siya sigurado kung aling partido ang kakampi o ang kalaban. Katunayan na pagkamala niyang kakampi ang partido ng kanyang kalaban na Liberal Party. Ang pinanggalin nga naman yan is una, di ba? Kumbaga, una yan, una, anak niya, PDP, LP, at saka yung isa, hindi ko matandaan yung isa. Pero ano po, ang LP hindi una. Ang LP po Tama. Ang PDP po, at saka PMP. Partido ng Masang Pilipino. Kahirap. Ganun talaga yung problema sa proxy sa Manila, yung party system. Kasi yung halimbawa, itong mga ampatuan na ito, kung bakit PDP laban pa rin ang dala nila na partido is kasi PDP laban is medyo neutral, hindi masyado klaro doon sa una. So may posibilidad pa rin na kung manalo si manalo ang Pinoy government, pwede pa rin silang magapilit sa kay Pinoy. So may mga political interest yan kaya ganun ang nangyayari. Palagay ko dito sa Mindanao, dito sa Mindanao, Lanao at Sulu, masyadong very strong yung clanism. Kasi may kasabihan dito na madadala suli mo, so kailangan ni Marigan. Ibig sabihin, kung may mga panahon na kahit na hindi magkasundo, yung dalawang clan pero magkamaganak sila. Merong panahon na darating na pag nagkaroon ng kalaban itong kamaganak, kinakalibutan yung diferensya. Talagang kakampiyan itong isa. Sa huli, dugo pa rin na maghahari sa halala ng Maguindanao. Why make your wife run? Why make your cousin and other relatives run? Why even contemplate that kind of a structure? I think if we start to answer those questions, we'll begin pointing at some of the weaknesses of our democracy, which is why we are not bringing in new faces, which is why we are not potentially bringing in more competent, more credible leaders, because there is a crowding out of some of these potential options. Ang pagkakalang ko dyan yung Saripagwag, hindi nila talaga bibitawan yan hanggang hindi siya lulubog sa kaniyang mga kapangyarihan. Yan ang masasabi ko diyan. Ang pagkakalang ko diyan, ang sistema ng aking kapatid na dynasty ang ganyang kaniyan hanggang sa apo-apo niya ang yun ang gusto niya na maging leader diyan sa Saripagwag. Na kami naman ang mga pamilya ng Patwa na naiwan diyan. Bakit hintayin namin pa yun ganyan? Baglabas sila. Bakit hintayin pa namin na maglabas siya? Kung namatay na kami diyan, kung hindi na sila makalabas, na paano naman yung nangyari sa Saripagwag? Yan ang naging problema ng Saripagwag. Actually, sa tingin ko, sa tagal ko ng monitoring, hindi local level, hindi pinag-uusapan dito ang partido. Ang pinag-uusapan dito, sino ka at sino yung gustong lalahok sa election. Hindi partido ang pinag-uusapan dito. Locally problem. Ang kwan dito. Kaya lang, kung doon ka na, kung pataasin mo naman sa probinsya, doon na, gumagapag naman yung party by party. Ito na marahil ang kabalintunaan ng Maguindanao, ang lalawigan kung saan napakaraming tumatakbo, pero tila napakaunti naman ng pagpipilian. Abandonado na ang kapitolyong ito sa Sharif Agwak. Ang mga kagamitan at mga dokumento ng dating pamahalaan ng Maguindanao, matagal ng kinahoy, ninakaw o kinain ng kambing. Ito yung nakira sa kapitolyo ng Maguindanao, dito dati. Ang opisina ni Andal Ampatuan Senior. Doon ang kanyang opisina, sa loob noon, yung kanyang personal na banyo na may jacuzzi pa. Pero kita nila naman ninyo,
Nagansak na yung buong lugar. Mga papeles na akala ka lang. Ito ang Kapitolyo ng Maguindanao, En Grande at Malapalasyo, pero walang tao. Mula nang masangkot si dating Maguindanao Governor Andal ang Patuan Senior sa 2009 Maguindanao Massacre, abandonado na ang Kapitolyong ito sa Sheriff Aguac. Ang mga kagamitan at mga dokumento ng dating pamahalaan ng Maguindanao, matagal ng kinahoy, ninakaw o kinain ng kambing. Ito yung natira sa Kapitolyo ng Maguindanao, dito dati. Ang opisina ni Andal Ambatuan Senior. Doon ang kanyang opisina, sa loob noon, yung kanyang personal na banyo, na may jacuzzi pa. Pero kitang-kita naman ninyo, niransak na yung buong lugar. Mga papeles na akalat na lang. Nagkalat pa rin ng mga dokumento, mga resibo-resibo at voucher, pati isang logbook ng mga malalaking disbursement. 17,000, 11,000, 192,000. Ito, 300, no? 490, half a million halos. 250,000. Sa mga sulok-sulok, may mga ballot boxes pa mula noong 2007 elections. At sa jacuzzi ni Andal Ambatuan Senior, pati ang lumot, natuyo na rin. Ang pumalit kasi na gobernador na si Ismael Mangudadato, nag-oopisina sa kanyang baluarte sa Buluan. Kaya't ang mga taga Maguindanao, tatawid muna sa lalawigan ng Sultan Kudarat para marating ang Buluan. Si Zahara Ambatuan kasi ang alkalde ngayon ng Sheriff Aguac. Asawa ni Anwar Ambatuan, isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre kung saan 58 ang pinatay, kabilang na ang asawa at dalawang kapatid ni Mangudadato. Pero hindi itong unang pagkakataong na ilipat ang Kapitolyo ng Maguindanao. Sa apat na dekada mula ng mabuong lalawigan, anim na beses na itong nangyari. Kung saan gusto ng bagong gobernador, doon inilulugar ang buong pamahalaan ng Maguindanao. Ang unang Kapitolyo tinayo sa Limpongo, na ngayon Datu Hofer noong 1973, panahon ni Governor Simeon Datu Manong. Noong 1977, inilipat ito sa PC Hill ng sumunod na gobernador na si Zacaria Candao. Si dating gobernador Datu Sangkala Baragir, sa baluarte niya sa Sultan Kudarat nilipat ang Kapitolyo. Nang umupo si Andal Ambatuan Senior bilang gobernador noong 2001, nagpatayo siya ng Kapitolyo sa tabi lang ng munisipyo ng Sheriff Aguac. Pero matapos ng ilang taon, pinatayo naman ni Andal ang panibagong Kapitolyo. Nakatulad ng lahat ng nakaraang Kapitolyo, ngayon ay abandonado na rin. Ang palipat-lipat na Kapitolyo ay simptoma lang ng problema ng Maguindanao. Dito kasi sa Maguindanao, hindi lokal na pamahalaan ang namumuno, kundi mga personalidad ng mga angkan. Hindi natin makuha na mag-progress dahil walang permanente na opisina eh. Kung sino yung governor, inililipat ang provincial capital. Kaya ang suggestion lang namin, baka pwede ang capital natin may tire. Baka pwede tayo mag-suggest na ang suggest sa national government na gawing mobile ang provincial capital. Lagyan ng tire ba at saka makinaw. Sino yung manalo ng... Makikita rin ang problema sa mga munisipyo. Maraming munisipyo rito, halos walang tao, liban sa ilang kawani na kailangan pumasok. Pero wala sa opisina si mayor, wala si vice mayor o ang konseho. Ang mayor madalas ay hindi namumuno mula sa kanyang sariling mansyon. Sa Sheriff Aguac, walang mga transaksyon. Sa Datu Unsay, malaki man at bago ang munisipyo, halos wala namang pamahalang nagpapatakbo. May mga munisipyo pa rin na kahit office hours, walang nag-opisina eh. E paano mag-unlad ang bayan kung ganun? Yung public servant mismo ay wala doon sa kanyang, wala doon sa kanyang pwesto. Walang governance po. Yun ang sabi nila, yung iba sabi nila, there is a poor governance. But ako, I conclude, hindi lang poor governance, but absence of governance. Walang problema kung ang mga nais mahalal, nais ding manilbihan. Pero sa nakalipas na 10 taon, sagad sa buto na ang kahirapan sa Maguindanao. Sa tinatawag na Good Governance Index or GGI ng National Statistical Coordination Board, isang sukatan kung gaano ka-epektibo ang mga pamahalaan sa paghatid ng serbisyo at kaunlaran sa mga tao, kulelat ang score na Maguindanao. Sa GGI noong 2005 at 2008,
nasa pinakahuling pwesto ang Maguindanao sa 79 na probinsya ng Pilipinas. Halos isa sa bawat dalawang tao rito may ituturing na mahirap. Doble ito ng national poverty incidence, kung saan isa sa bawat apat na Pilipino ay mahirap. Ang kita rin ng pangkaraniwang Maguindanaoan napakababa rin. Sa datos ng NSCB, ang kita ng bawat tao rito sa isang taon nasa 23,700 pesos lang o wala pang 2,000 kada buwan. Sobrang baba nito kumpara sa ibang probinsya gaya ng Benguet na may pinakamataas na per capita income, 4 na ulit lagpas sa kita ng mga taga Maguindanao. Sa Administrative Governance Index din, bagsak ang lalawigan. Noong 2008, may 38 health workers para sa halos 1,000,000 residente. Mahirap na ang buhay, mas mabilis pa rin silang namamatay. Sa life expectancy, pangatlo sa pinakamababa ang Maguindanao. 58.5 years lang ang life expectancy dito kumpara sa 76.4 years ng mga taga La Union. Sa Political Governance Index, tila lumalamang ang Maguindanao. Pero hindi dahil mahusay ang pamamahala. Mataas raw ang crime solution efficiency rate dito, 85.27%. Katakataka, lalo't iilan lamang ang pulis sa Maguindanao at ang karamihan pa'y abala sa pagiging security ng mga pinuno ng probinsya. Napakataas din daw ng voter turnout rate ng lalawigan, nasa 97.6%. Ibig sabihin, halos lahat ng botante bumoboto sa eleksyon. Matatanda ang tinawag ang Maguindanao na sentro ng dayaan ng mga nakaraang eleksyon. Gawa na raw kasi ang mga balota bago pa mag-eleksyon. Isa pang indikasyon ng kakulangan ng pag-unlad ang bilang ng bangko sa probinsya. Ang dating iisang bangko, dumoble na sa 2 noong 2009 nang magbukas ng branch ang Land Bank of the Philippines. Ngunit bilyon-bilyon ang perang bumubuhos dito sa mga nakaraang taon. Noong 2011, 3.87 billion pesos ang internal revenue allotment ng lalawigan. 1.16 billion pesos para sa probinsya, 1.9 billion pesos para sa mga munisipyo, at 711 million pesos naman para sa mga barangay. Bumaba lamang ito ng bahagya ng 3.7 billion noong 2012 at 3.4 billion nitong 2013. Tinanong namin ang ilan sa mga nagaharing pamilya kung bakit patuloy ang kahirapan sa Maguindanao. Ayon kay Johaira Ampatuan, hindi naman napabayaan ang taong bayan. Ang mismong Pruweba raw, malakas pa rin ang kanyang angkan. Siguro, nag-work kasi kung hindi naman siguro abot yung mga ano nila hanggang ngayon kung hindi yun nag-work, di ba? Katulad sa amin. Kung hindi maganda yung pamamalakad ng ninuno namin, hindi kami abot kung ano kami ngayon, di ba ba? Kung ano yung mga tinuro ng mga ninuno namin sa amin, yun na rin po yung sinusunod namin ngayon, sinusundan namin. Kasi hindi kami abot sa ganito kung hindi po maganda yung pamamalakad nila noon. Sabi naman ni Gobernador Magunda Datu, malalim ang problemang iniwan ng kanyang karibal na angkan. Pero at least may mga changes eh. Makita mo. Oh. And of course, hindi mo kaya to. 24 hours, hindi to 24 hours activity. Hindi to 1 year. Matagal to process to kasi pinagsamantalahan to eh. I'm giving you the situation here in our place in Maguindanao, in our province. Ano? Matagal to pinagsamantalahan. Meron din nangyayaring sana, ano kasi tinanong ako eh. Meron ding sobrang corrupt ganun. Walang development yung kanyang community dahil lagi lang siya. Pero siguro sa ngayon, ano, with the technology right now, that yung COMELEC na ginagamit ng COMELEC na technology natin, siguro mabigyan na rin ang puwang ang pag-iisip yung mga tao. Na kailan tayo asa para magawin natin? Actually, sa matatanda, wala na tayong pag-asa dyan. sa tingin ko lang, maaari natin kumbinsi ngayon yung mga kabataan. Yung mga kabataan ngayon na talagang magiging may sama natin sa mga reforma na ating isusulong. Dahil sila lang ang pag-asa natin eh. At the same time, siyang may pag-asa makapag-aral pa sa matuwid na landas. Kaya siguro yan ang pinaka-target natin, priority natin, yung mga dayut, yung kabataan. Diyan tayo may pag-asa pa. Kasi sa matatanda, wala na. Hindi na talaga nasanayan na. Pag nasanayan mo na, ituin mo yan para maputol. Sa panahong ito, binoboto na lamang ang politiko.
hindi dahil gagawa siya ng kabutihan, pero dahil hindi siya gagawa ng masyadong masama. Para bang yung standard, binaba, yung bar, yung expectation, napakababa na. Alright? Hindi mo na sila maririnig na I want him na maglagay ng 10 kilometrong bagong kalsada, ng pasimento ulit. Ha? O kaya, I want na mga 5 balibagong classrooms ang maitayo kapag siya nang nakaupo. Simple yan. Yung actually, ang hinihingi na lang yun, huwag na lang silang abusuin. Huwag kunin ang lupa namin. Huwag kunin si anak para pilitan maging asawa ni ganito, ni ganon. Right? May kinalaman daw ang kahirapan sa probinsya sa patuloy na pamamayagpag ng mga political clan dito ayon sa pag-aaral ng Asian Institute of Management Policy Center. We are seeing some links between certain variables that we've studied and this pattern of having more fat dynasties. For instance, one thing we're seeing right now in terms of the evidence is the more poverty you have, the more fat dynasties you also tend to have. So we find initial but strong evidence that there is a positive link. More poverty, you have more fatter dynasties. Sa pagsusuri ni Professor Ronald Mendoza ng AIM Policy Center, ang mga ampatuan ang pinakamalawak or fattest dynasty sa Maguindanao. May 16 na ampatuan ang umupo noong 2010 elections. Sunod sa kanila ang mga midtimbang na may 7 posisyon at ang mga mangundadato na may 5. Ayon kay Mendoza, lumalabas ang dalawang tanong. Sa isang fat dynasty, nasa taong bayan pa ba ang kapangyarihan na mamili ng pinuno? Pangalawa, kung magkakamag-anak ang nasa pwesto sa iisang lugar, may pag-asa pa bang mapigilan ang pag-aabuso sa pondong bayan? The ones who are in power with already some leverage of power can actually use that power to expand and get more relatives into power. And then the ones who actually get into power, somehow they think that perhaps they will be able to function well if they have more relatives also helping out. So I guess that's how some of them have rationalized it. Sa ganitong sistema, ang pamahalan ay tila family enterprise. Ang bayan ay nagiging negosyo, ang probinsya parang korporasyon ng pamilya. Kahit malinis at matino ang umuupong political clan, sa huli, nanghihina pa rin ang institusyon ng demokrasya. Dahil ang institusyong tumatayo ay hindi ang pamahalan, kundi ang angkan. The saying that is a cliche, that blood is thicker than water. In many places, the party system is so weak that what they replace with the party system is a family-oriented system where it's family members that actually are invited into power or running, and also, I guess for some of them, they're trying to rationalize it by saying that they're helping each other out to govern that particular jurisdiction. And of course, even if you say this, even if they are the cleanest, you know, leaders that we have, there is still an awkwardness to it. There is still a potential risk to it. In the history of Maguindanao, it's always those who can gather the most people under his leadership and where he has following are the most important ones. And that means the relationship is symbiotic. It cannot be just one way. If you're just a leader because you're just dato, that's very seldom happens because there are many datos to choose from. So why would people go with a particular dato? That means he has to have some extraordinary qualities. Hindi rin masasabing perpekto ang pamumuno ng mga dato nung nakaraan. Ang dato ay hari na nasusunod tama man o mali. Yung dalawa yan eh. Kasi depende sa history of that clan, royal clan. Pagka masama, because may mga plan dito na pinaglalaroan yung tao, totoo talaga ito. Kasayahan lang, tinatanggal lang ng makeup, pinagsasayaw. So parang BB, parang dam yung tao. So it's cruelty. So yung mga lahat ng limits doon, yung mga tao na yun, iba ang tinig. Alam mo, in our place, we own one barangay. We really own one barangay. Own one barangay. So, kasi na upbringing namin, pero kami edukado, sign of
sign of royalty na slaves ka. Nakagis nang ko dito ang slaves namin. This is what decade? Ano yun? I was born in 1915, late 50s. So, early so, naabutan ko yun. Oh. 15, I was born in 1958. Ano pala ako na may slaves na ako. Alam mo, nag-revolution na yun sa grupo namin. Ako, nagpalayas lahat ng dito. Nanganak ng wami. Pinag-asawa ko yung iba para mawala yung being slave. Gayunpaman, maraming nagbago sa kapangyarihan ng mga datu nang pumasok ang isa pang mas malakas na kapangyarihan. But it was a natural evolution. Yung rise ng clans sa Maguindanao. But I think ang kailangan tingnan maigi yung extent ng influence ng outside doon sa formation ng clans and the perpetuation of the same. What is unique in ARM pati in the Muslim societies, yung perpetuation ng clan was more an influence of outside forces. For instance, yung the Ampatuans and the Piangs in Bulawan, in the heart of the marshland, they were built by the Americans. Nung pumasok yung Americans, they wanted a control and a surrogate inside the Moro community. Binild yung some of the influential clans were built, other were neutralized. Yung mga talagang pinagkatiwalaan ng communities na sila yung datu nila, right? Napalitan ng datu na pinili o acceptable to the national government. Ayon kay Sinarimbo, ang pinakahuling halimbawa nito ang relasyon ni dating Pangulong Arroyo at ni Andal Ampatuan Senior. And I think this has been carried out not only during the American time but also during Philippine government colonial ventures into Mindanao. So, of course, ang pinaka-famous ngayon is yung Ampatuan clans. But who built the Ampatuans? Who made the Ampatuans demigods in Maguindanao? So when we begin sponsoring local politicians here, central government sponsoring local politicians, the danger is always there. Kasi magbibuild ng sarili niyang infrastructure yung sponsor mo. So yung surrogate mo na leader here, even if he has no legitimacy in the population, magbibuild siya ng structure niya para makontrol niya. With the Fat Dynasty pattern, there are potentially two failures. One is, nasa tao pa rin ba yung choice, yung kapangyarihan na palitan yung leader nila sa probinsya or leader nila sa municipality? Kung fat yung dynasty, marami na siyang resources na hawak eh. And usually, there's a lot more power that they can basically apply to the particular jurisdiction that they're, you know, that they exercise that power. So you begin to wonder, where is the power residing? Is it still with the electorate, or is it already with that, you know, dynasty that has entrenched itself? Inefficient yung governance simply because you don't have accountability. And you don't have the answer to these people. You don't have the answer. But what is the skill you need? You need to be able to drink coffee in Manila and talk to national officials. That's the only skill you need. So you don't have to be in the conflict areas, you don't have to be in the flooded areas, you don't have to know the needs of your constituency. The only skill you need is that you're able to drink coffee with people in Manila. Ilang siglo nang nagahari ang ilang pamilya ng Maguindanao. Pero ang higit na kababahala ay ang epekto ng ganitong pamumuno sa mga taong bayan. Sa tingin ni Zen Malang, direktor ng Mindanao Human Rights Action Center, lubos nang nawala ng tiwala at pag-asa ang taong bayan sa kanilang mga pinuno na siyang miyembro ng mga political clan. Sa panahong ito, binoboto na lamang ang politiko, hindi dahil gagawa siya ng kabutihan, pero dahil hindi siya gagawa ng masyadong masama. Para bang yung standard, binaba, yung bar, yung expectation, napakababa na. Right? Hindi mo na sila maririnig na I want him na maglagay ng 10 kilometrong bagong kalsada, magpasimento ulit. Ha?
Kaya I want na mga limang balibagong classrooms ang makita yun kapag siya nang nakaupo. Simple yan. Yung actually, ang hinihingi na lang yun, huwag na lang silang abusuin. Huwag kunin ang lupa namin. Huwag kunin si anak para pilitan maging asawa ni ganito, ni ganon. Right? So, it's not so much yung pag-deliver na lang. Yung paggawa ng mabuti ang in-expect nyo. Ang in-expect nyo, huwag na lang sana gumawa ng masama na talagang tatamaan ako. Parang huwag na lang ako balahin. Huwag na lang ako balahin. I can go on with my own life. Basta magsakal ako dito. Huwag lang kunin ang lupa ko. Huwag lang kunin ang kalabaw ko. Parang sa atin, yung kunin yung ibulsa yung pera na kaba ng bayan, hindi naman sa okay nun. Okay na sa akin, Parks. Basta wag lang kunin ang kalabaw ko. So alam na mga tao na yung disparity between, if you compare yung malalaking mansions versus yung mga katabing bahay lang na barong-barong, alam ng tao na may problema yung setup na ganun. But yung the ability and the willingness to express it more manifestly is wala doon. Kasi nga walang sense of security na pag ginawa ko ito, the state would be there to provide the secured space for my expression. Ang karamihan dito kasi sa Maguindanao is captured boats. Itong captured boats na ito, kahit anong sabihin ng kung sinong leader, yun talagang ibuboto. Kapag hindi ninyo ibuboto dito, alisin ko ang bahay ninyo dito. Hindi kayo makapunta. Pag masiro itong sinasabi ko, titingnan ko kung sinong gumawa niyan. So, siruin ang bahay niya. So, yan ang tinuturing kong captured boats. Pangalawa, na nakasisira dito is yung hindi pa rin malulutas na problema on goons and private armies. Kung ano yung mga guns at mga private security na yung mga grupo na yan pwedeng matakot ang taong bayan at pwedeng kung kahit anong sabihin ng kung sino yung in power, yun din ang masusunod. In areas na malalayo na walang access, wala ng road, hindi pa nag-work yung cellphone mo, so I mean, how courageous can you be in a situation like that? And for ordinary citizens na hindi pa nila alam kung paano yung network nung paghingi ng tulong. And you live there. Yes, which is a problem. So you would understand na yung mga ordinary citizens would feel the helplessness at oftentimes mag-influence nung decision nila. Kung lalabas ba, ano bang mas importante sa kanilang value, yung vote nila o yung life nila. So it's a choice between your life or your free expression. Pero sa ibang bansa na may sistema rin ng datu gaya ng Indonesia at Malaysia, hindi issue ang political dynasties at political clans. Ito'y dahil ang mga datu roon ay nanatiling datu at hindi nakilaro sa mundo ng politika. Dito, ang datu ay naging politiko, o di kaya'y naging warlord na rin. Si Yamashita mangakop na tumatakbong alkalde sa bayan ng Datu Hofer, muntik nang mapatay sa isang ambush matapos i-file ang kanyang Certificate of Candidacy noong Oktubre. Wala naman raw siyang kaaway sa kanyang pagkakaalam. Although nakapile ako at saka nabaril ako, hindi ko rin masabi na sino ang bumaril sa akin. Kasi una sa lahat, wala akong kalaban. Kasi isa ako sa naghahanap ng katahimikan kasi Deputy Chairman ako ni Governor Totong Mangulo sa MTA Pariu, Maguindanao Task Force Reconciliation and Unification. Tinamaan kayo? Tinamaan po ako. Isa, dalawa, tatlo, at saka apat. Ano, nakamotor kayo? Hindi, nakasakay po ako ng sasakyan ng MTA Pariu. Gamit namin sa paglakad-lakad. Ang Pilipinas naman po ay demokrasya. Kaya kung sino man po yung gustong tumakbo dito sa atin sa Datu Hofer, since walang gira, huwag ka lang po sa amin. Hindi ka naman siguro nagsiservisyo para lang sa pera. Pwede ka naman magservisyo sa tao na maskin hindi involved yung pera. Una sa lahat, itong halalan ay para sa lahat, di ba? Kung sinong pwedeng gustong tumakbo at residente ka ng nasabing lugar, hindi pwedeng sabihan na huwag kang tatakbo, di ba? Ganun lang po. Ganun lang pagkakaalam ko. Those are older forms of social practice, feudal forms, maybe going back to the barangay system so that
they legitimize that power, and by having elections, it's legitimized through elections. But its foundation is not really elections. It's older system of patronage politics. Malakas pa rin kasi nandiyan pa rin sila sa pwesto eh. Nandiyan pa rin. Ang napalitan mo lang dito sa Maguindanao is only provincial governor at saka vice governor. Pero sa baba? Sa mga mayor natin, nandiyan pa rin, nananatili pa rin yung mga incumbent. Ang akin po dito sa Dato Hopper, gusto ko po yung pananaw ng demokrasya. Kumbaga, lahat ng mga tao dito sa Dato Hopper, malaya nilang maisagawa yung mga ano man ang gusto nila na hindi naman labag sa batas. At walang makakaya magharap dito na tatakbo bilang mayor. Kasi una sa lahat, pera kasi ang pag-usapan dito sa pagtakbo ng pagka-mayor. Kahit sa barangay captain lang ay nahirapan ng kung sinong gusto na tatakbo ng kandidato. Kaya naisipan ko na laro lang ito. At saka para may pagkakataon yung mga mamamayan kung sino ang mapupusuan nila. Isang tahimik at mapayapang eleksyon sa 2013. Tulad po ng nasabi ng naunang speaker. In the 23 years history of ARM, it has always been the central government imposing leadership. So you have not allowed, central government has not allowed the Moros and the Muslims in this country to evolve on their own. Ano ba yung gusto nilang leadership? Anong klaseng pamamahala gusto nila? Lagi tayong ang iniisip natin, ito makakabuti sa kanila. At ito ang gawin natin. So from Kandao to the present leadership in ARM, it has all been imposed by central government. Lagi may blessings. So it has never been an election. It has always been an erection. So central government erecting a leadership for Muslims and never allowing the Muslims to evolve on their own and just provide the space for it. Ito raw ang problema ng mga political clan at dynasty sa Maguindanao ngayon. Nananatili pa rin ang sinaunang kapangyarihan at impluensya ng mga datu, pero wala na ang pananagutan na siya dapat pinakahaligi ng isang tunay na demokrasya. Ang nawawala lang dito yung responsibilidad eh. Yung authority, more on authority but not on responsibility. Parang nawala yung responsibility na sa taong bayan, parang napabayaan ang taong bayan. Inefficient yung governance simply because you don't have accountability. And you don't have the answer to these people. You don't have the answer. What is the skill you need? You need to be able to drink coffee in Manila and talk to national officials. That's the only skill you need. So you don't have to be in the conflict areas, you don't have to be in the flooded areas, you don't have to know the needs of your constituency. The only skill you need is that you're able to drink coffee with people in Manila. And you are sure that you will be in power.